Hi guys, welcome back to my channel. My name is Harold Q. Gordon. I'm the Millennial Wealth Planner. And ang tagal na natin, no? Hindi nag-gumagawa ng vlog. Pero discussion natin ngayon about Merry Mart. So, alam natin na yung Merry Mart ay isa sa mga naging sobrang successful na IPOs during 2020. So, ano nga ba ito si Merry Mart? Merry Mart, ang may-ari nito, si Injapsia. Siya rin yung may-ari ng Double Dragon, tsaka namang Inasal. So, ngayon, nandito tayo sa Katipunan at papunta tayo sa isang Merry Mart store. Kasi imbis na mag-grocery tayo dun sa We Have It All For You, check muna natin for this month, no? Kamusta nga ba ang assortment? Kamusta nga ba ang potential nitong Merry Mart? So, si Merry Mart kasi isa sa mga bagger, parang titingnan natin na bagger stocks, no? So, again, kung DNA nito parang Double Dragon. So, we're seeing na parang in the next how many years, pwedeng magbudega tayo dito. So, ayan, check natin later kung ano meron dito. At bago tayo matapos, so gusto ko lang i-share, no, na sa trading kasi o sa stock investing, may dalawang way of doing it. Una, technical analysis. I-check mo yung chart, di ba? Pangalawa, fundamental analysis. So, ngayon, check natin, no, kamusta nga ba? Meron bang potential? Okay ba yung business model? And the like. So, see you later. Punta tayo, Merry Mart. So tapos na ho tayo, no, na mag quote and quote grocery, no, sa Merry Mart dito sa may Arton Strip sa may Katipunan. So hindi siya parang We Have It All For You kasi parang community mart siya, no, para siyang malaking convenience store na premium in a sense. Pero ang maganda dito, hindi ganun kadami yung assortment in terms of a regular supermarket, pero premium yung mga items at the same time, okay na, di ba, kung katulad nito, White Plains, tapos Blue Ridge na community, tapos may naghahanap ka, limbawa, yung cheese selection mo, o yung, anong tawag na sweetness, yung social na dried meat, anong tawag? Basta yun, yung sinasama sa wine, no, pwede mo siyang, meron doon, may lobster, may eel, may fresh scallop, and the like, no, so, yung steak selection niya o yung mga meat selection, meron din. So kung ayaw mo ng pila, medyo social na gusto mo, pwede. Business model wise, no, tingin ko lang, hindi dahil meron ako Merry Mart na hawak at maglalagay pa tayo dito, okay pa rin, no, okay pa rin siya. Kasi yung setup niya na premium community, actually hindi rin ganun ka-premium kasi paano ba? Makakabili ka pa rin ng mga ordinaryo na assortment, no, nandun pa rin. Pero kung gusto mo ng premium, merong section doon for the premium. Ano pa? At the same time, ang target nito, no, kung check nyo, i-google nyo na lang how many stores, no, ang 2030 vision ay magkaroon daw ng 1,200, no, or 1,200 stores. Kung i-compare mo to kay SM, si SM ngayon, kung i-google mo rin, may 72 na supermarket. So, ibig sabihin, para tong 7-Eleven na SM in that sense, no. So, yan, sana more power, no, dito in Jap, at patakasin natin itong stock na ito, bakit ano, no, sana pumalo at magparabolic, no. Ayun lang, tingin ko, no, ngayon sa kami pupunta kami sa We Have It All For You kasi medyo kulang. Yung iba kasi medyo mahal, yung assortment din medyo kulang in the sense na talagang full grocery. Pero kung community mart, okay na kasi. So yun, have a great day and God bless. Don't forget to like this post and subscribe to my channel.